Calgary, we are now on our way po sa isang area ni Ma'am Shinrik po dito. Pasensya na po, medyo dragging yung ating wala tayong stabilizer nila. Pakita lang po natin sa inyo how the Kubota harvester po works sa pag-harvest ng tawag doon ng palay dito sa amin sa San Miguel, Iloilo po. Itong yung location na San Miguel, Iloilo po. Yung mga kabataan na kasama natin, sila yung mga tagahakot. Hindi ko pa alam po ano, pero mga hired po yata sila, mga Calgary ngayong araw. Basta kasama ko rin si Sir Agri ng Adventures po dito, mga Calgary. As we are about to let you see ng mga pag-harvest po dito ng palayan. Yan po, mga Calgary, with the Kubota harvester. Kasi pang talaga eh, ready po harvest na po talaga itong palay ni Bro dito, yung ni Mami Shenrik. And po, nag-uumpisa na po doon. At saka yung mga bata, sila yung taga-hakot siguro, malamang. Yan po. Nagkaroon ng clouds, hindi pa doon mainit. Ang area po na ito ay mission rig, and po nag-uumpisa na po doon harvesting para po may pagkita natin sa inyo yung actual na pag-harvest ng palay with the Kubota harvester po, mga kapi. Yan, golden brown na golden brown na talaga ngayon talaga schedule nila mag-harvesting, kaya nga po mga Calgary, nandito po tayo. Maraming makita sa inyo. Yung mga part dito, ito ay nahuli po ito. Ito po ay nasa second cropping. Saka mag-third cropping ito sila after nito, mga kapi. As you can see, irrigated area kasi yan dito. Kaya yun, we have a part here na medyo mataas. Pero itong dito sa ilalim ay medyo mababa na area po ito, mga kapi. Po. Dalawa, akala ko dalawang harvester yung mag-harvest doon sa kabila, pero hindi diniretso dito. Pero yan, magkakaroon talaga tayo ng video mamaya na malapit yan, mga Calgary. Sige po. Bata na nagahakot po ng kanyang harvester na talaga, at bago yan makano ay nakakilo na talaga yung laman po ng sako, ay yun na po talaga yun yung laman. Pagdating po sa gilid, mga Calgary, umatras abanti siya para makuha talaga yung dapat na ma-harvest ng harvester, mga Calgary. Yun po, ganyan yung kanyang trabaho talaga. Ito po, talaga natin siya. May taga, may taga bantay lang po talaga ng mga sako na napuno na po ng palay. Once again po, ito po yung area po ito ni Mami Shenrik po dito. San Miguel, Iloilo po. Ayan po, mga Calgary. With Sir Agwin and Adventures. Rice straw po yung
tinira po ng harvester mga ka-agri. So yung ano ng modern technology in harvesting po paglabas sa paglabas po ng palay doon ay ano na siya talaga clean po siya talaga mga ka-agri. Kaya yun, napakabilis lang yung manual lang po dito ay yung mga batang ano na naghahakot ng persa ko. Conduction yung term dito, iba ko lang kung kano yung bayad sa kanila. Papunta po doon sa ano, ando na po sila. Papunta doon sa kalsada mga kagri, doon sila papunta. Para kutin na naman ng ano, ng truck palabas. Eh, dinig namin kanina, nasa 1550 po yata yung bilihan per kilo sa ngayon. Yun po. Pero medyo okay na yan, kaysa ano talaga, kulang talaga. Yan, yan po, isasahan po na, yan po, puti na talaga ng mga bata. Hindi, mga hindi mga bata, mga family design yan, yung mga binata. Yun yung mga trabaho nyo dito. Ganun lang po kabilis mga ka-agri. Napakabilis nung ano, ng harvester kaysa mano-mano ka. Yun lang, may nakikita po tayong konting ano, sa harvester ay hindi masyado makukuha lahat ng mga bunga sa ilalim. Yun nga po. Pero yun lang, mas mabilis po siya talaga. Masyado siyang mabilis talaga mga ka-agri. So gani, o tatlo ka pa na ba? Ang mantino? Ang isa kami po. Good. Namo, ay hindi. Tatlo sakko. Why man na? Tatlo sakko. Why man na? Kung magbrato bla? Magbrato te. Isamo tag mo tamo mag may nakano buo kanya bilis sakko nung mga sa itim ko. May nakano buo. Ang ano ang nyuli, ang bago ng gwa mga 600 no. Mga ka-agri, homeward bound na muna kami, masyado mainit na. Saka yan po, matagal-tagal pa ito. Hanggang doon pa sa taas yung mga golden brown na po ngayon. Hanggang doon pa yon yung harvestin. Kasi dalawang harvester yung ginamit mula doon sa kabila sa isa at saka ito. More or less tanghaliin sila nito at saka matapos pa. Hindi po mga ka-agree, bye-bye na!